What's up mga brother? Ako si Juan ng Motor ni Juan and welcome back sa channel natin. Usap-usapan ng mga nakaraang araw is yung bagong release na Aerox, yung Aerox 2021 or yung tinatawag natin na Aerox version 2, pero sa Indonesia it's known as Aerox Connected. So sa video na to, bubusisiin natin ano nga ba ang mga pagkakaiba ng Aerox na yan versus dun sa current na Aerox na meron tayo ngayon, ano-ano yung mga features na nadagdag, at syempre dito sa channel na to, papag-usapan natin ano nga ba ang price o ang posibleng presyo ng motor na yan at ang possible release date dito sa Pilipinas, para ngayon pa lang alam natin kung pag-iipunan na ba natin yan, ihintayin ba natin, paggagaanan na ba natin yan ang budget natin, or magsasettle tayo sa ibang motor na muna sa ngayon. Pero bago yan, please like and share this video mga brother, at saka para hindi ka mahuli sa mga motorcycle updates, news at reviews, subscribe ka na. Pindutin mo na rin yung bell para isa ka sa mga unang makakapanood ng mga video natin. Meron din tayong Facebook page mga brother, it's facebook.com/motorniwan. Please follow that dahil mas marami din tayong updates na pinapost dyan. And bago natin makalimutan, shoutout muna kay Juan Gayak para sa ating Pinoy Hindi Susuko shirt. If you're interested mga brad, 350 lang yan. Please check out the Juan Gayak Facebook page. And maraming maraming salamat din sa G4 Sticker Works for any decals needs. May promo din sila ngayon, kaya check out nyo yung page nila. Okay, simula na tayo. Pagdating sa looks mga brother, yung datingan pa rin ng motor na to, it's still a combination of sports bike at saka scooter. In fact, yung lines niya, yung fairings niya, lalo na itong bagong motor na to, is napaka-aggressive pa rin at saka ang lakas talaga ng dating. Meron tayong napansin na detalye sa fairings niya, sa bandang front fairings niya. Ito, yan. So, hindi ko alam kung air cowling ba yan or kung anuman. I-comment nyo down below mga brad kung ano sa tingin nyo yung part na yan. But for me, it really adds definition dun sa overall look at saka identity ng motor na to. Updated na ng digital panel na to mga brother. Kung yung dating digital panel ng Aerox actually looks modern, ito looks very modern. Kumbaga, it's still wide, it's very high-tech, maganda yung styling ng panel na to. And syempre, you see a lot of information. So among those, you have your trip 1, trip 2, yung clock, speedometer. Pero ito yung napansin natin dyan. Yung tachometer niya mga brad, mas stylish. Kasi yung dati, yung lumang version ng Aerox, yung tachometer niya padiretso lang sa taas banda yun ng digital panel. Pero ito pa-curve. So medyo mas may play at mas okay yung itsura ng pag, kumbaga pag nag-rev ka, pag umangat yan, mas okay yung datingan ng pag-angat ng RPM mo base dun sa digital panel mo. And napansin din natin mga brother, you have the app indicator. So that will definitely be an indicator if your motorcycle is connected to your phone. Kasi itong motor na to mga brad, meron siyang tinatawag na Y-Connect function na pag-uusapan pa natin mamaya-maya pa in detail. At sa kabila naman, meron din tayong nakitang phone icon because we know for a fact na yung Y-Connect, it can also monitor your messages in your phone. So malamang it indicates something. Kung ano yan, malaman natin in the near future. Pagdating sa lights mga brad, all LED na yan. In fact, yung sa harap niya, it's twin headlight at saka napaka-stylish nung tail light niya. Just a single strip pero mabangis yung dating. And one thing na gustuhan ko sa version na to is that it already has a daytime running light. So yung parang pinakakilay niya mga brother. Definitely adds visibility for better safety. And syempre, mas okay siya at saka it goes with the overall look ng motor. So mas stylish. Pagdating sa gulong mga brother, it's still tubeless. It still has that wide tubeless tires. Hindi lang natin alam kung mas malapad, but I doubt, thinking ko, it's still the same kasi wala pang official na spec sheet talaga na naka-release dyan mga brother. So just the same, wider tires performs better when it comes to stability, lalo na pagdating sa mga medyo mabato at bigla ang lubak. So okay yan. For the engine, it still carries the Blue Core Technology VVA din mga brother. But according to Yamaha, this version of the Blue Core Technology for the Aerox 155 is a newer one. Mas bago. Kung ano yung mga ipinagbago sa loob ng makina na yan, malalaman natin yan. Pero what it gives is that it gives higher horsepower mga brother kumpara sa current Aerox na meron tayo ngayon. This engine gives out 15.5 horsepower kumpara sa 14.8 horsepower nung nakaraang o yung current version na meron tayo sa Aerox mga brother. Pagdating sa torque, medyo bumaba siya ng konti because this Aerox connected version gives out 13.9 Newton meters
worth of torque kumpara dun sa current version natin na 14.4 Newton meters. At ang main reason kung bakit tinawag to na AROX connected is because of the Y-Connect function. So you can connect your phone to your motorcycle using the Y-Connect app ni Yamaha, and what it does is that it gives you more information pagdating sa pag-monitor ng motor mo. Iyan sa function ng Y-Connect na yan, mga brother, is you should be able to monitor your battery, yung oil. It will tell you when or where you last parked para sa mga hindi masyado magagaling sa direksyon, fuel consumption, and it also gives out comparative data pagdating sa mileage at saka sa economy kung paano mo ginagamit yung motor mo versus the other online na AROX users. For the shocks, mga brother, you have twin shocks, but this time meron na siyang pressure canister or yung baso na tinatawag natin sa shocks that gives better gain ng suspension. Pero pagdating sa Y-Connect at saka dyan sa pressure canister pagdating sa shocks, we really hope that it will come to the Philippines, kasi yung experience natin sa NMAX version 2 is that when it was released on other Asian countries, merong Y-Connect at saka shock suspension or pressure canister suspension si NMAX version 2. Pero pagdating dito sa Pilipinas, so far wala pa tayong version na ganyan. So sana pag naregistong si NMAX or si AROX connected, is we get to have those functions as well. Kasi mukhang okay din talaga yan na upgrade compared to the AROX version 1. The S version ng AROX connected still has the smart key system, the charging port, mga brad, pero sana this time yung glove box kung saan nandoon yung charging port, sana kasha na yung phone. Kasi yung current na version ng AROX natin ngayon, mga brother, hindi ko mapagkasha yung telepono dun eh. Lalo ni mga modern smartphones na meron tayo ngayon. And yung handlebar niya, mga brother, nandoon na rin yung control switch. So, hindi yan pass light, mga brother. Control switch yan in which you can toggle the options pagdating dun sa functions ng digital panel mo. Yung underseat storage ng mga brother, it's still spacious. It has 25 liters worth of capacity. So, kasyang-kasya ang full face helmet dyan. Yung helmet ko, mga brother, XL, kasyang-kasya. And what's good is that they upgraded the gas tank capacity. Kasi yung current AROX ngayon, mga brother, we only have 4.6 liter fuel tank capacity. Pero itong NMAX connected version, meron na siyang 5.5 liter gas tank. So, okay yun. Ready for a long drive without having to stop more often. Okay yan. Itong AROX connected version, mga brother, yung similarities niyan dun sa current AROX natin, especially yung S version, is that it still has the smart key system, it still has the start and stop system, ABS, and it also has the huge 25-liter underseat storage na, mga brother. Ngayon, ano naman yung mga pinagkaiba at mga idinagdag na feature dito sa AROX connected version para masabi natin na talagang magiging worth ito? It now has the updated 155 Blue Core engine, mga brother. As discussed kanina, mas malakas na yung horsepower niya. Meron na rin siyang supposedly shocks with pressure canister and also the Y-Connect function. The digital panel looks better, looks more modern, looks more high-tech. At saka yung handlebar niya, mga brother, nandun na yung control mo for your functions and sa digital panel. Meron na rin siyang daytime running light and 5.5 liters worth of fuel tank capacity. Siyempre, mas upgrade din na yung looks. At saka, itong version na ito, mga brother, medyo mas mabigat ng konti because it weighs 125 kilograms versus the 118 kilograms na meron yung AROX natin ngayon. Pagdating sa possible choices, mga brother, for the AROX Connected S version, meron lang tayong two choices. We have the Prestige Silver at saka yung Matte Black. Sayang kasi meron akong mga trip na kulay dito sa mga standard version. Ito kasi mga kulay ng standard version, mga brother. Meron tayong dark yellow green, black cyan, yung red, and for me, it definitely stands out. Ang ganda ng red, pero mukhang sa standard version lang siya available. And yung black version. Ang tanong eh, kailan nga ba marirelease to, Brad? Hihintayin ko ba to kasi kating-kating na ako bumili ng bagong motor eh. So, to clarify, mga brother, wala pang official release date ang Yamaha Philippines kung kailan darating sa atin ang AROX connected version. But, the information na ibibigay ko sa inyo is base sa mga release date on the previous Yamaha units kung kailan siya first nirelease sa ibang Southeast Asian countries. Minesure natin kung anong buwan naman siya dumating dito sa Pilipinas. And that being said, the trend that we have established is that after the newer version is released sa ibang Southeast Asian countries,
ang Pilipinas, naghihintay tayo mga brother ng about 6 to 9 months bago makarating dito sa atin. So having said that, given that meron ng release ang Indonesia pagdating sa bagong Aerox na to, today is November, then we could expect that the Aerox connected version could be in the Philippines at the earliest, somewhere around May, June, and July. Yan, yun yung tansa natin dyan mga brother. If it's earlier, why not? I think maraming matutuwa dyan sa motor na yan. Pero again, base sa trend ng mga previous recent releases nila mga brad, yan yung nakikita natin na release date for the Aerox connected version. Pagdating naman sa presyo mga brother, wala pang official price or cost ang Aerox connected version. Pero yung cost na i-share ko sa inyo ngayon is just based again on how Yamaha do their costing with the additional features, additional functions and all. Ang pinagbasihan natin dyan mga brother is the release of the NMAX version 2 versus the cost of NMAX version 1. So yung NMAX version 1 ABS, it was priced at around 119,000. Tapos nung na-release yung version 2, it costs 134,900. That in itself, given the additional feature sa NMAX mga brother is that it gave or it had a 12% markup. 12% ang itiniaas ng presyo ng mas bagong version ng NMAX. So we're gonna follow that trend pagdating dito sa version na to ng Aerox. So pagdating sa S version, yung Aerox S natin mga brother, nagkakahalaga yan ng 123,600 pesos. So yan, tapos idadagdag natin yung 12% markup. For the connected S version, yung presyo na inaasahan natin for the new Aerox mga brother is 138,400, more or less. Again mga brother, yan ay estimate lang natin based on trend and based on some computations. So hindi po yan ang official na release ng Yamaha. In fact, wala pang official na release ang Yamaha pagdating dyan. Pero sana nakatulong tong information na to at mga information na to na pinag-usapan natin ngayon para pag-isipan natin kung hihintayin ba natin tong motor na to, sisimulan na ba natin pag-ipunan at kung sakaling pag-iipunan mo, magkano nga bang itatabi mo buwan-buwan para pag na-release yung motor na yan dito sa Pilipinas, eh siguradong may budget ka na. Bago natin tapusin tong video na to mga brother, shoutout muna tayo kay Joshua Naag, kay Wolves Fang, kay Oliver Quintanilla, all the way from Jensan City. Wow, layo brother. Shoutout sa inyo dyan. Shoutout din kay John Gutierrez ng Bacoor. And from Cebu naman, si Greg Dikdikan. Shoutout din kay Mike Al-Asad Dumon. Kay Eric Begenson. JR Nolial. Isa sa mga bagong subs natin, si Christian Mercado. Dudes Gupit. Denish MTV. Myron John Pawil from Tandang Sora. Mon's Kitchen and Dance Moto. Shoutout din kay Bigote Moto Vlogs. Bigote, ang pagit. At kay Dinoxki TV 22. Doke the Explorer, shoutout. At yun na muna for now mga brother. So again, maraming salamat sa panonood nyo. Sana nakatulong tong video na to para pare-parehas tayo magkaroon ng idea kung ano mga ina-expect natin sa Aerox Connected or Aerox 21 or 2021 version mga brother. Huwag kayong magsasawang suporta sa channel na to mga brother. Marami pa tayong mga news, updates and reviews sa parating. Kaya dapat nakasubscribe kayo. Like pa lang muna. Subscribe and then hit that notification bell para lagi kayo updated. And please also follow our Facebook page, facebook.com/motorniwan. Dito na muna mga brother. Kita-kits tayo sa susunod na video natin. Again, always stay safe. And lagi tayong magpasalamat sa mga blessings na nakukuha natin. Salute!